na si Mayor Edwin Olivares, sige, ang chairman nga ng Metro Manila Council. Ganda umaga po, Mayor Edwin. Good morning. Good morning, Manong Ted, pati kay DJ Chacha, pati po sa mga nakikinig po sa atin, sumusubaybay ng programa. Opo, kumusta po? Ano po napag-usapan niyo kagabi, kahapon? Opo, nagkaroon po kami ng meeting kagabi po at handa po yung mga alkalde po ng National Capital Region. At pinag-usapan po namin yung matrix natin, yung patungkol po sa alert level category. At pinagkasunduan po talaga unanimously, Manong Ted, ang aming i-recommenda sa ating pong IATF, yung pong downgrading to alert level 1 starting March 1. Opo. When you say unanimous, nagkakaisa ang lahat ng miyembro ng konseho sa Metro Manila na alert level 1, yan ho ba ay recommendatory lamang and the approval will come from the president o IATF lang? Tama po, Manong Ted. Nagpasa po kami ng resolution. Recommendatory lang po ito based po sa aming nakikita sa ground at based po sa aming pong mga data na ibinigay sa amin ng aming sariling CESU at saka yung consolidation ng mga data galing po sa ating pong DOA. Okay, sige po. So ang next step po nito, IATF po, council naman ang magdidiskusyon and then rekomendasyon sa presidente? Tama po. Yan po magiging procedure po natin pagdating po sa downgrading po ng ating po mga alert level category. Okay. At doon po ang sinasabi ho ninyo rekomendasyon effective ho sa Martes, March 1. Yes. Tama po yan. Okay. Ang aking pagkakaalam po, magme-meeting po yung ating IATF bukas, Thursday. Mm-hmm. Okay. At ang inyo pong pinagbasihan din, hango, hindi lang ho ito, kumbaga, out of the blue lang, kundi meron kayong mga datos na pinagbabasihan, gaya po ng alin po, Mayor. Go ahead. Tama po yan. Yung pong metrics po natin, sinusunod po natin po dyan, yung pong ating mga data. Ang unang-una po natin na Manong Ped, yung tungkol po sa ating risk classification. Gayun po ang ating Metro Manila, yung pong consists of 16 cities and 1 municipality, nasa low risk na po tayo sa ating pong classification po natin. Yung pong ating pong healthcare utilization po natin sa buong Metro Manila, less than 30% na po tayo. At ang maganda po dito, patuloy pong bumababa yung mga kaso po natin sa Metro Manila. At yung ating pong percentage ng vaccination, lampas na po tayo sa 80%. Ang lahat po ng ating LGU po dito sa atin. At ang maganda po dito, ang ating positivity rate po natin is less than 5% yung rinirekomenda ng World Health Organization. Okay. Pero susunod pa rin tayo, Manong Ted, sa minimum public health standard. So ibig sabihin, hindi pa rin po mawawala yung mask po natin at saka yung pong ating pong distancing po natin sa ating mga kababayan. Opo. Kapag home alert level 1, Mayor, kung kayo po'y pamilyar, ibig sabihin ho ba niyan 100% full capacity na po ang lahat ng negosyo? Opo, yan po mangyayari, Manong Ped. New normal na po ito. Ito po yung tinatawag natin new normal. New normal, pero kailangan po sumunod pa rin po tayo sa minimum public health standard. Okay. Mayor, ito pong naging desisyon po ng konseho ay meron po namang kaakibat din na dapat paghandaan ang ilang government agencies like, sabi ko kahapon, DOTR, doon po sa public transportation. Ano ho ang sabi sa inyo kung meron ho kayo nakausap tungkol doon? Kahapon wala po kami kausap na DOTR, pero yan po yung magiging challenge mo talaga ho natin. Kasi magiging full capacity na po tayo sa ating public transport. Mm-hmm. Pero uulitin ko po, Manong Ted, kailangan po mapa-implement ng LGU yung minimum public health standard. Okay, sige po. So that's another subject naman yung public transportation that's out of your your jurisdiction. Pero Mayor, yung pong mga klase, yung pagpasok po ng mga bata sa school, elementary at high school na dito ho ba na rin po balik na ho sa pasok ang mga bata face to face? Sa guidance po ng alert level 1, yung pong basic education po natin dadaan pa rin po yan sa Office of the President. Pero po yung ating mga basic school po ngayon, nag-uumpisa na po kami ng mga pilot schooling po natin, pero limited classes pa lang po. Yan po yung guidelines sa alert level 1. So, bawat LGU magkakanya-kanyang desisyon doon ho sa limited face-to-face in consultation with DepEd? Ganun ho ba yun? Yeah, ganun po yan. Magkakaroon po ng standard na guidelines na binibigay po sa amin ng DepEd para uniform po kami dito po sa Metro Manila under alert level 1. Okay, pero pwede na po yung face-to-face, pero talaga po yung basic ed po natin, limited pa po siya.
yung basic basic education, meaning grade 1, kinder hanggang grade 6. I'm sorry. Bali, ang basic ed po natin, kinder hanggang grade 12. I'm sorry, hanggang grade 12. Opo. Yun, opo. Doon po, kailangan pa ho ng approval ng presidente? Yun po ang aking understanding po. Uh-huh. Yun po ang aking understanding na basta yung basic ed, dadaan pa ho yan sa office of the president. Okay. Tsa, meron ka bang tanong? Kasi sa atin, maliwanag na ang kanilang napagkasundong kagabi. Since pag-uusapan na po, good morning Mayor, ano, napag-uusapan na po ngayon yung pagbabalik klase ng mga estudyante. Kayo po ba, pati ang mga Metro Manila mayors natin, ano po ang opinion nila tungkol po dito sa pagbabalik ka-eskwela ng ilang mga bata? Meron po ba mga nagsasabi na kung yung ibang mga bakunado na, baka po pwede nang mag 100% face-to-face classes? Yun po yung aming yung pilot po namin, DJ Chacha, binigay po namin ang requirement, kailangan po bakunado po yung ating pong papasok dito sa pilot. So yun po yung aming tinitignan na kailangan po talaga vaccinated po yung mga bata doon po sa klase po natin, sa face-to-face po natin. Nagkakaroon din po ba ng assessment yung bawat mayor ng LGU kung kamusta po yung naging klase o yung naging epekto ng mga bata dito po sa education natin na module lang at karamihan nga po ay nasa bahay lang ngayon? Opo, talaga po, iba pa rin talaga, DJ Chacha, yung talaga po merong interaction, yung socialization ng mga bata. At alam naman po natin na naging problema po ng ating pong individual, hindi lang bata, pati matanda, yung ating mental health. So talagang kailangan rin natin po natin na meron pong face-to-face interaction. Pero sasabihin po natin, talaga pong susunod po talaga sa minimum public health standard po natin. At yung mga bata, tinitignan po namin po dyan, para maka-enroll po talaga at makapag face-to-face, kailangan vaccinated po yung bata. So majority of the mayors ng Metro Manila thinks na okay lang ang face-to-face classes basta po bakunado ang mga bata. Tama po. Opo, when you say bakunado, full dose na po talaga. Two doses, oo. Yes, kailangan two doses na siya. Full efficiency, effective na po yung ating vaccine na ibinigay sa bata po yan. At tuloy-tuloy po yung vaccination na ginagawa sa NCR. Mm-hmm. At napakaganda na po yung percentage po natin, lalong-lalo na po yung ating 11 to 17. Yung 5 to 11 po natin, nag-umpisa lang tayo doon 10 days ago. Pero sandali muna, Mayor, doon ho pa sa usapin po ng ganun ang kondisyon, sa ngayon po kasi, may agam-agam po marami mga magulang at saka meron nga pong petition pa ho for TRO at parang yaampong ganyang uri ho ng patakaran ay masyado po yatang mabigat na pressure sa magulang na magpabakuna yung kanilang mga anak kahit na may agam sila dahil lang sa tsaka lang makakapasok yung bata face-to-face kung bakunado. Opo, Manong Ted. Kasi ang requirement po namin sa pilot, yung pong kailangan po may parental consent. Mm-hmm. Kapag wala pong parental consent, as of now, hindi po sila makakapasok ng face-to-face. Kailangan may consent po yung ating mga magulang. Oo naman. Pero makikita po namin, sa experience po namin sa Paranaque, Manong Ted, gumaganda na po yung confidence pati sa mga bata, sa ating pong mga magulang, sa pagbabaksin ng kanilang mga anak. Pero pwede ho bang may consent yung magulang papasukin kahit na hindi vaccinated po ang kanyang anak? Yan po yung hintayin po natin ng guidelines mula po sa atin sa DepEd. Aha, okay. Sige, go. Dito naman po, Mayor, tungkol po sa pagkakaroon ng antigen at RT-PCR requirements. Pagka po ba tayo ay nag-alert level 1 na, totally mawawala na po yon sa flights, sa mga ospital, sa accommodations ng ibang hotels? Tama, DJ. Kasi ito na po yung ating new normal talaga. Ito na yung ating magiging new normal talaga. Ang magiging ang ano na natin dito, yung ating pong pag-i-implement ng ating mga pagpapakita ng vaccine card. So, vaccination. So, yan po lalabas po yung specific na guidance po dyan para sa alert level 1. Okay, sige po. So, kapag po, for example, yung positivity rate, no, yung attack rate na tinatawag, pag biglang yan ay lumampas doon sa WHO threshold, babalik ka kaagad sa alert level 2? Definitely. Lahat po, Manong Ted, talaga based on data, based on the metrics, kapag po nagbago po yan, yung alert level po natin could change for the next 2-3 days or 5 days. Okay, sige po. Sir, kailan po kaya ang ano ho ang feedback sa inyo ho ng IATF nila Secretary Nograles? Kung kailan ba ang kanilang meeting ho? Manong Ted, Thursday, bukas. Ah, bukas. Okay, sige po.
Alright. Last na lang po, Mayor, since napag-usapan natin yung tungkol doon sa bakuna ng mga bata, nakikipag-ugnayan po ba kayo sa DOH kung magkakaroon din ng booster shot for the kids na nakapag-2-dose na? Wala pa hong guidelines pong binibigay po doon kasi talagang abala-abala pa tayo yung atin pong second dose ng mga bata, DJ Chacha. Opo. Kayo ho ba, meron ho ba kayong apo na, Mayor, o anak po na nabakuna? Meron na po. Tatlo na po yung aking apo, Manong Ped. At noong pong 2 months ago, yung Omicron, tinamaan po yung aking apo na 2 years old. Opo. Ilan taon na po yung panganin apo, Mayor? Bali, 2 years old po. Ah, 2 years old pa lamang. O, sige po. Opo. Salamat na marami, Lolo. Hindi naman parang salamat. Lolo. Oh. Salamat po, Manong Ted. Salamat po, DJ Jack. Opo, thank you. Si Lolo Mayor. Edwin Olivares. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.